Hello everyone, this is Marcel and welcome back to my YouTube channel. Ta-da! So for today video guys, alam nyo na kung ano yung ichichismis ko sa inyo. Kasi sa title pa lang, alam nyo na, di ba? Saan at paano kami nagkakilala ng aking foreigner husband. So huwag kayong alis, stay tuned! So guys, sa mga nagtatanong at hindi naman nagtatanong, salamat sa inyong hindi pagtanong dahil kahit hindi kayo magtanong, sasagutin ko pa rin ang mga katanungang hindi nyo maitanong sa akin. Unahan ko na kayo, ichichismis ko sa inyo ang aming love story ng aking foreigner husband. Halata pa, magbabasa ako. Sinulat ko kasi para hindi ko makalamutan na ang sasabihin sa aking intro. So, alam nyo na yung aking ichichismis sa inyo. Diba? Saan at paano kami nagkakilala ng aking foreigner husband? So, sa tanong na saan kami nagkakilala ng aking hindi ko na patatagalin pa. Sa Facebook. Through Facebook, mga kaburay, mga kalose. O, huwag yun. Huwag nagamitin yung pangit. Pangit pakinggan. So, sa Facebook kami nagkakilala. So, sa tanong na paano kami nagkakilala ng aking foreigner husband, ganito kasi yun guys. Noong unang panahon, na isa pa akong unggoy, mahilig akong umakyat sa puno hanggang sa na-scam na ako doon ng saging. Layo ng kwento, layo ng istorya. Hindi, kasi ganito yun guys. Nagtatrabaho ako sa isang malaking factory ng patahian sa Batangas. So, hindi ko napapangalanan kung anong pangalan ng factory na yun. Nagtatrabaho ako doon bilang isang sewer, mananahi, for almost 12 years din. Then, hanggang sa dumating yung point, yung aking manager, binigyan niya ako ng bagong posisyon. Pinatayo niya ako. Kasi yung sewer, nakaupo ka lang maghapon. So, pinatayo niya na ako. Binigyan niya ako ng posisyon bilang isang supervisor. So, kailangan ko magdahan-dahan, magkwento. Kailangan smooth yung pananalita ko. Kasi minsan, sa sobrang bilis ko magsalita, napipilipit yung dila ko. Alam nyo, yun, nabubulol. Na ganun. Napilipit yung dila ko. Ganun. So, binigyan niya ako ng posisyon bilang isang supervisor. But, unfortunately, it ended up for some nag-resign ako. September 19, nag-resign ako sa trabaho, pero hindi automatically pumunta ako dun sa kumpanya para mag-submit ng aking resignation letter. Kasi once na pumunta ka nung araw na yon, hindi ka nila papayagan. Hindi nila pipirmahan ang iyong resignation letter. So, pinalipas ko muna siya ng ilang araw. Siguro mga 5 days yun. Sa loob ng 5 araw na yon, nagkaroon ako ng time sa Facebook. Kasi ganito yun guys, 2012, may Facebook account na ako. Bali, ginawa siya ng aking kaibigan through computer. So, hindi ko rin naman nagagamit yung Facebook account ko kasi wala akong time mag-open ng account sa computer. Kasi busy ako sa trabaho. Ang gawa ko lang na bahay, trabaho, trabaho, bahay, ganon. Meron naman akong cellphone, pero decaypad. Di ko pa matandaan kung meron akong Facebook na naka-install doon. So, ayun na nga. Sa 5 araw na yon, meron akong time para mag-Facebook. So, meron akong mga nakakilala, meron akong mga nakachat na mga foreigner. Pero, lahat ng yon, mga scammer. Oo, mga scammer, mga baluga, mga buisit. Na munti ko pang maibinta yung aking moto. Alam nyo kung bakit? Nakarating pa nga ako ng Camellia House. kasi ang sabi ba naman ng aking kachat na hindi ko alam na scammer kasi nung time na yun, buho pa ako sa Facebook. Buho pa ako nung sa Facebook. So, parang madali akong maniwala. So, ganito ang nangyari. Yung kachat kong foreigner, ang sabi sa akin, gusto niyang bumili ng bahay dito sa Pilipinas. Stay doon sa Pilipinas kasi nandito ako sa Australia. So, sabi niya sa akin, inutosan niya ako. Sabi niya,
ihanap mo ko ng bahay dyan kasi gusto kong tumira dyan. So ako naman, si Shunga, pumayag sa kanyang, ano, sa kanyang sinabi. Dinaghanap ako. So pumunta ako ng shopping center sa Santo Tomas, Batangas. Robinson ba yun? Ay, hindi ko matandaan kung anong shopping center yun. So may nakilala ako dong Pinay na real estate agent. So nagpatulong ako sa kanya. So nang time na yon, dinala niya muna ako sa Camellia Home Office. Then in-interview ako, etc. etc. Hanggang sa nung araw din yon, dinala ako sa Camellia Home para ipakita sa akin kung anong model ang gusto ko. So nag-tik-tik ako ng photo. So nagpicture-picture ako doon kung aling bahay. Then SNN ko doon sa kachat ko. So hindi siya nagre-reply. Ang katangan ko. Ngayon lang katangan. At ay naman talaga noon. So nakarating ako ng Camellia. Then nagpinicturean ko yung mga bahay. Tapos nung sinend ko sa kanya, hindi siya nagre-reply. Then, kinento ko kay ate nung makalipas ang araw kasi hindi pa rin siya nagre-reply. Tapos, sabi ni ate sa akin, nag-message si ate, yung real estate agent. Alam mo, girl, baka yon ay scammer. So, huwag kang magpapaniwala dyan. So, nag-isip ako, baka nga totoo, scammer. Tapos, nung time na munti ko nang maibinta yung aking motor kasi nga, humihingi siya ng pang-shipping fee kasi hindi ko na matanong kung shipping fee or whatever kasi sabi niya magpapadala daw siya ng 1.7 million ata yun, piso kasi ano daw, pambili niya ng bahay. So, kailangan kong bigyan siya ng parang magkano nga ba yung hinihingi sa akin. Hindi ko na matandaan. Basta may hinihingi siya sa akin na parang pang shipping ko or pang for whatever is that. Basta yun na yun. Buti na lang napag-isip-isip ko na yung sinabi natin na huwag akong maniwala kasi scammer nga yun. So, munti ko nang maibinta yung aking motor. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Salamat kay ate. Hindi ko naibinta yung motor. Brand new pa naman yung aking motor. So, pinaghirapan ko rin yun. Ayokong mawala. So, yung motor ko ngayon, nasa kapatid ko, siya ang gumagamit. So, anyway, balik tayo dun sa aking, ano, kinikwento sa inyo. So, yun na nga. Then, November 20, dahil iniisip ko saan ako kukuha ng budget, wala akong trabaho, nag-resign ako. Pero may ipon pa naman ako noon para pang sustento sa aking pang-araw-araw na kailangan. So nag-apply ako sa isang electronic company. So nung unang interview ko doon, bumagsak ako. Kasi alam niyo guys, hindi ako sanay sa mga job interview. Ang mga pinapasokan ko, puro ano ba, recommended. Yung tita ko, nung unang ano trabaho ko, dinala niya ako sa Manila, sa Las Piñas. Recommended lang, walang interview. Tapos nung pumunta naman ako dyan sa pinagtatrabaho kong kumpanya sa ano sa Batangas, yung malaking factory ng patayan, recommended din. So walang interview yon, pasok agad. Tapos nung, ito na nga, nung nag-resign ako, so wala na akong trabaho. So, nag-apply ako sa isang electronic. Alam nyo guys, 31 na yata ako noon. So, alam nyo yung may age limit sa electronic. So, bumagsak ako. So, nag-try pa rin ako kasi kailangan ko na ng trabaho. Then, doon sa pangalawa, sa FPIP, bagsak pa rin ako. Kasi nga, hindi ako magaling sa job interview. As in, hindi talaga ako marunong. Tapos, nung pangalawang ano, hindi pala pang-apat ko na yun. So, yung pangatlo, bumagsak pa rin ako. So, wala talaga yung chance. Then, nag-try ulit ako. So, meron ulit na job interview sa electronics. Ayun, pumasa na ako. Then, yun na. Nung nakapasa na ako,
kumuha ako ng mga requirements, ganon. So, habang nag-aasikaso ako ng mga requirements, nagpa-Facebook-Facebook na ako. Then, November 24, doon nag-cross ang aming landas ng aking foreigner husband. Kasi ganito yon. Nag-tsamba-tsamba ako ng pangalan sa search. May tinatype akong pangalan doon, tsamba. Totoo yun. Totoo guys. Nag-tsamba ako ng pangalan. Tapos biglang lumabas yung pangalan niya. Ito na nga yung aking foreigner husband. So, bali, ang lumabas doon na pangalan ay lima. Lima sila ang magkakapangalan. So, lahat yon nag-friend request ako. Meron isang taga USA, meron isang Pennsylvania, pangatlo pala to si aking husband. So, bali lima sila, yung tatlo, yun yung nag-accept sa akin. Yung dalawa, hindi ko na matandaan kung taga saan yon. Then, yung USA, siya yung unang nag-accept sa akin. So, nakachat ko siya. Doon ko nalaman na isa siyang bakla. So, in-stop ko ang pagkikipag-chat sa kanya. So, habang kachat ko siya, meron pa akong kachat sa Pennsylvania. Yung taga-Pennsylvania, ano na siya, meron na siyang asawa at meron na siyang limang anak. So, nag-usap-usap lang kami saglit, then hindi ko na siya i-chinat. Tapos, nung last na nag-accept sa akin, ito na nga, yung aking foreigner husband. So, ang reason niya, kaya niya ako in-accept kasi ang akala niya, ako yung tita niya. Kasi meron siyang uncle na nakapag-asawa rin ng Pilipino, ng Pinay, na ang pangalan ay Maricel. So, ang akala niya, ako yung tita niya. Ganun. Akala niya daw tita niya ako, kaya in-accept niya ako. So, nung nag-chat-chat na kami, nalaman niya, hindi pala ako yung tita niya. So, ayun na nga. So, tuloy-tuloy na yung ano namin nun, communication, hanggang sa nakapasok na ako ng electronics. Tinatanong niya kung magkano yung sinasahod ko per week. Kasi, sa atin, hindi naman linggo ng sweldo natin eh. Diba, ano tayo, parang kinsinas katapusan, ganon. So, dito sa Australia, hindi. Lingguan ang sweldo dito. Excuse me po. Siguro puno-puno ng hangin yung chat ko. Okay. So, tinanong niya ako kung magkano yung sinasahod ko. Tapos, sabi niya, hindi, sinabi ko sa kanya, ganito lang yung sinasahod ko. Tapos, ang sagot niya sa akin, bakit ganyan? Ang mura pala ng wage sa Pilipinas. Kasi yung kinikita mo, na dalawang linggo, isang araw ko lang dito sa Australia. So, talaga, napatalaga ako. So, 2 weeks na kami nag-uusap noon. Nung time na tinanong niya ako kung magkano yung sinasahod ko, yun yung time na tinanong niya ako na kung gusto ko siyang maging boyfriend, so, supportan niya na lang ako, tumigil na ako sa trabaho. Sa totoo lang guys, walang ligawan na nangyari noon. Basta tinanong niya lang ako kung gusto ko siyang maging boyfriend. So, susuportan niya na lang ako. Ganon! Nag-isip-isip naman ako noon. Kasi parang ayaw ko nang maniwala sa kanya. Kasi nga, baka isa rin tong scammer katulad ng mga nakilala ko noong una. So, nag-isip-isip ako. Ganon! Then, hindi muna ako nagsabi na, oo, gusto ko maging boyfriend kita. So, parang getting to know each other muna, ganon. So, pinalipas ko muna ng mga ilang buwan. Then, nung time na dumating yung, nagpadala siya sa akin ng pera nang hindi ko inaasahan. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, baka isa ka ring scammer, baka yung mga sinasabi mo sa akin, hindi rin totoo. So, nung pag-awas ko galing trabaho, kasi day shift ako noon, pagbukas ko ng cellphone ko, merong Western Union number, tapos may pera
kung magkano yung amount na pinadala niya sa akin. So, tinanong ko siya, sabi ko, bakit ka nagpadala? But, hindi naman ako humihingi sa'yo. Tapos sabi niya, proof niya yon para patunayan sa akin na seryoso or totoo yung sinasabi niya. Hindi siya scammer. So, para patunayan nga na hindi nga siya scammer, pumunta ako ng Western Union. Malapit na, nung time na yun, malapit nang magsara yung Western Union office. So, yun na nga, nag-fill up ako. Sabi mo nga magano na fill up, pangalan, ganito, ganyan, kano-ano mo yung sender. So, nilagay ko doon kahit hindi pa naman kami BF. Oo. Nilagay ko na doon. Inunaan ko na sila. Tapos yun na nga. So, nung time na magkuha ko na yung pera, doon pa lang ako naniwala na totoo yung sinasabi niya. So, nag-isip na ako. So, kung iniisip ko, kung papatulang itong sinasabi nito, makakapagpahinga na ako. I mean, makakapagbakasyon ako ng bongga sa amin, sa Bicol. So, makakapagpahinga ako. Makakapaglakwatsa na ako. Magkakaroon ako ng time sa sarili ko. Mga ganon, iniisip ko. So, nag-usap-usap kami nung time na yun. Sabi ko, oh, nareceive ko na yung pera mo. Salamat. Sana, huwag mo nang ulitin. Kunwari. So, huwag mo nang ulitin kasi, sa totoo lang, hindi isang kasing wala akong hiningi sa kanya. Hindi talaga ako humihingi. Siya mismo yung nag-offer sa akin na bibigyan niya ako ng pera. Oo. Tapos nung night shift ako, tanda ko nung night shift ako, pagising ko nung 6 o'clock ng gabi, papasok na sana ako sa trabaho, meron akong na-receive na message galing sa kanya. Na sabi niya, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Susuportahan na lang kita kung gusto mo. Umuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka na lang doon. So, sabi ko naman sa kanya, kapapasok ko lang sa electronics. 2 months pa lang ako doon. So, kahit tapusin ko lang yung pangatlong, kahit makatatlong buwan man lang ako, at least na-experience ko yung electronics. gusto ko rin ma-experience yung trabahong electronics. So sabi ko sa kanya, tatapusin ko lang yung 3 buwan kasi nag-start ako doon sa electronics noong November, December, January. Kasi November kami una nagkakilala noon, November 24. So, November, yun yung buwan na nag-start din ako sa electronics. Then, pagdating ng January, sabi ko sa kanya, tapusin ko na lang yung 3 months. So, tinapos ko yon. Then, ayun, pumayag na ako na, sige, kung yan ang gusto mo. Kasi, nagtatrabaho ko sa electronic, nung una siyang nagpadala, sinunod-sunod niya na, hindi naman ako humihingi. So, linggo-linggo, nagpapadala siya. So, parang, ano ba, magtatrabaho pa ba ako? Eh, nagpapadala na siya sa akin. So, parang seryoso naman. So, yun na nga, tuloy na nga akong kumigil nung tinapos ko lang yung January end. Then, umuwi na ako sa Pilipinas. Umuwi na ako sa Bicol. Ayun, pero hindi ko pinapakawalan yung aking boarding house kasi mamaya magbago yung isip nito. At least, pagbalik ko doon, may titirahan pa rin akong bahay. So, hindi ko pinakawalan yon. Siguro mga 6 months, pinabayaran ko yung bahay na wala ako doon. Tapos, nasa Bicol ako. So, ayun na nga, every week, nagpapadala siya sa akin. So, hindi, wala akong hilingi sa kanya, guys. Di isang kusin. Oo, totoo. So, siya mismo nagpapadala sa akin. Then, ayun na nga. Hanggang sa umabot ng isang taon na sinusuportahan niya ako. Hindi ako nagtrabaho. Then, bumalik ako ng Batangas kasi kinuha ko na yung mga gamit ko. Tuloy na akong umalis doon sa Batangas. Mahal-mahal ko ang Batangas. Oo, so to lang. Kasi parang doon na yung
parang nung malit ako, nandun ako sa Bicol, tapos sa Batangas ako lumaki. Parang ganon. So, nakakamiss lang ang Batangas. So, nung time na yon, kinuha ko na yung mga gamit ko, yung iba, bininta ko na. Tapos, umuwi na ako ng tuluyan sa amin. Doon ako nagbakasyon ng bongga. Kasama ko yung pamilya ko. Then, doon ko rin nalaman na yung bahay, I mean, yung lupa na kinatatayo ng bahay namin ay hindi namin pag-aari. So, kinausap ko yung may-ari ng lupa na kung pwede, bilhin ko na. Pero bago ko pa nakausap yung may-ari, binigyan niya na ako nito nung asawa ko ng pera pambili ng lupa. So, hindi rin naman pumayag yung may-ari ng lupa na ibinta sa akin. So, sinave ko na lang yung pera sa bangko. Kasi, sabi niya sa akin, pupunta siya ng Pilipinas kasi required yon sa visa. Kasi kukunin din niya nga ako. So, nag-usap na kami nun na uuwi siya ng Pilipinas. So, ayun na nga guys, nag-organize na siya kung kailan siya pupunta ng Pilipinas, kung kailan niya ako bibisitahin. Then, tuwang-tuwa na ako nun kasi mamimit ko na siya. Then, ayun nga, the rest is history. So, kung gusto niyo pang magkwento ako sa pangalawa, this is part 1, sa part 2, kahit hindi niya kayo magtanong or suggest sa akin na magkwento ulit ako ng part 2, gagawin ko talaga yung part 2. So, yan muna guys, ang acting vlog for today. So guys, sana na-enjoy nyo ang panonood. And thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. Okay? Have a good day, everyone. See you sa aking next vlog. Thank you, guys. Bye.